Ang aso ay isang uri ng mamalya sa orden ng Carnivora. Ang salitang ito ay nabibilangan ng parehong mga lagalag o feral at mga domestikadong uri. Mayroong tinatayang 400 na milyong mga aso sa mundo. Ang mga domestikong aso ay isa sa mga pinakamaraming hayop na inaalagaan sa kasaysayan ng tao. Naging kontrobersyal ang mga aso dahil ito ay isa ring pinagkukunan ng pagkain ng ilang kultura na kinukontra ng mga aktivistang panghayop. Maraming naitutulong ang mga aso sa mga tao. Ginagamit ng mga pulis upang magsilbing gwardya ang aso dahil matalas ang pang-amoy nito at pwede itong makaamoy ng mga bomba, mga pinagbabawal na droga at iba pa. Ang aso ay isa ring popular at sikat na alaga at pwede rin itong gamitin para magpasaya maging sa telebisyon, sirkus at perya. Tinutulungan din ng mga aso ang mga taong may kapansanan, lalo na mga bulag. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang aso ay hayop at ito ay nag-aasal hayop na maaaring maging sanhi ng hindi mailarawan na pinsala at panganib. Maging sa ikinikilos nito na maaaring magdala ng kamatayan sa sino man. Ang mga lahi na ito ay dapat na maging mas mabilis na makisalamuha at sanayin na mapasunod upang sila ay mabuhay ng tama na nasa maayos na sitwasyon. Ilan na rin dito ang mga sumusunod. Number 10. Great Dane. Ang Great Dane ay maaaring maging malaki kumpara sa pangkaraniwang aso kung maayos na sinanay at inalagaan. Kabilang ito sa mga emosyonal at sensitibong pangkat ng mga aso. Ngunit kung hindi sanay at sosyalado mula sa isang maagang edad, maaaring silang maging lubhang mapanganib at agresibo. Isinaasa alang-alang ang kanilang napakalaking taas at timbang na maaari silang magdala ng kamatayan sa sinuman. Gaya na lamang ng natamo ng isang 49 years old na babae na di umano, inatake ng kaniyang mismong alagang Great Dane sa oyo sa kaniyang bahay. Siya ay inalarawan ng kaniyang asawa na mapagmahal sa mga hayop. Ngunit nitong November 5, 2019, isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap. Natukoy ng pulisya na si Matthews ay inatake ng kaniyang sariling mga aso. Ayon sa ulat ng insidente, siya ay nagdusa ng maraming hiwa at mga sugat sa kalahati ng kaniyang katawan dahilan kung bakit siya nabawian ng buhay. Natagpuan ng mga investigador ang dalawang malaki ngunit mapayat na Great Danes, isang payumanggi at isang itim na napag-alamang pumatay sa babae. Sa isang nakapaloob na kubyerta, natagpuan ang aso at damit na may dugo na nagkalat sa buong bahay. Number 9. Boxer. Ang Boxers ay nagmula sa Germany. Ang asong ito ay kilala sa larangan ng pangangaso at ginagamit sila bilang pang-atake at mga bantay mula pa noon. Mayroon silang malakas na panga at kagat na perpekto para sa proteksyon. Ngunit kung hindi ito sinani ng maayos, ay maaari nilang ilabas ang napaka-agresibong mga kilos na maaaring magdala ng panganib. Ang isa pang bagay na dapat tandaan habang sinasanay ang mga boxers ay dapat maiwasan ang malupit na kaparusahan sa mga ito dahil ang mga salik na ito ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Number 8. Wolf Hybrid. Tulad ng inyong nalalaman, ang aso na ito ay isang uri na nagmula sa pagitan ng mga kulay abo na lobo at aso. At ito ang nagiging dahilan kung bakit sila mapahanggang ngayon ay misteryoso. Mayroon silang ulo na di pangkaraniwan. Sila ay ligaw at maligalig. Marami ng mga estado na ipinagbabawal ang posibilidad na pagmamayari ng isang wolf hybrid bilang isang alagang hayop sa bahay. At base sa pag-aaral, ang uri ng aso na tulad nito ay pumapatay ng nasa 12 katao bawat taon. Number 7. Alaskan Malamute. Ang mga Alaskan Malamute ay lubos na masigasig na aso at kung ang kanilang enerhiya ay hindi nakakakuha ng positibong gamit, maaari silang maging lubos na agresibo ng mga aso. Sila ay kilala sa panghuhuli at sa pangbibiktima. Sa makatuwid, dapat na maingat na bigyan ito ng pansin
Ang isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan sa mga ito ay mabagal silang matuto at nangangailangan ng mahabang pasensya habang sinasanay ang mga ito. Number 6, Siberian Huskies. Ang mga Siberian Huskies, tulad ng Alaskan Malamutes, ay nabibilang sa mga matrabahong mga aso at iyon ang dahilan na hindi sila masyadong nakikisalamuha. Ngunit gamit ang tamang diskarte at pagsasanay, maaari mong gawin silang maging mas palakaibigan at kalmado. Ang mahinang pagpapasalamuha at pagsasanay ay tiyak na magiging mga agresibo at mapanganib ang mga ito. Number 5, Bull Mastiff. Bilang mga bantay na aso, ang mga Bull Mastiff ay may likas na agresibong pag-uugali na kung hindi maayos na alagaan ay maaaring makapatay. Ang mga ito ay malalaking mga aso, sumakatuwid, pagsasanay sa kanila at gawing silang masunurin ay isang kinakailangan upang maiwasan ang hindi kasisiyang mga pangyayari. Number 4, Doberman Pinscher. Ang Doberman Pinscher ay napakamatalino, malakas at napakasensitibo sa tunog. Nakakaramdam sila ng panganib at agarang inaaksyonan ng sila lang. Ang mga ito ay natural na agresibo patungo sa mga estranghero o di kilala at ang kanilang laki ang gumaganap upang mas katakutan dahilan kaya't sila'y mas nagiging mapanganib. Kung hindi maaayos na sinanay at gawing masunurin ang mga ito ay maaari silang maging sanhi ng pinsala. Number 3, German Shepherd. Ang mga German Shepherd ay maaaring tumugon sa napakabilis na bilis at lubos na nakatutok sa pagbaba ng panganib. Maaari silang maging sanhi ng malubhang pinsala. Ang mga agresibong kalikasan ng German Shepherd ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng naaangkop na pagsasanay, pagsasalamuha at pagmamahal. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng isang tapat at mapagmahal na alagang hayop sa sambahayan. Number 2, Rottweiler. Ang mga Rottweiler ay isa sa mga pinakamababang pasensya na aso at ito rin ay itinuturing na hindi nababagay sa isang pamilya, lalo na para sa mga pamilya kung saan ang may-ari ay baguhan, walang kapayapaan at may pang-akit na likas na katangian. Kinakailangan ng patuloy na pagsasanay at pagtutulungan upang maiwasan ang mga mapanganib na reaksyon nito. Number 1, Pitbull. Ang mga pitbulls ay mga manlalaban na aso at masigasig silang magtapos sa kanilang gawain hanggang sa makumpleto. Mayroon silang isang napakalakas na panga at kagat at hindi madaling tanggalin ang kanilang mga ngipin sa pagkakagat. Sa makatuwid, dapat silang sanayin at makisalamuha mula sa isang maagang edad upang maiwasan ang hindi kinakailangang panganib na dala nila. Isang ulat noong 2018 ang inilabas ng Dog Bite Organization na nagpapakita na ang 35 na iba't ibang lahi ng aso ang naging sanhi ng pagkamatay ng nasa 433 katao sa loob ng 13-year period. Ang pitbulls ang may pinakamalaking porsyento na nasa 66% sa mga ito at nasundan naman ito ng Rottweiler na mayroong 10%. Bagaman ang mga agresibong katangian ay nasa likas na lahi ng aso, maging anuman ang uri nito, ang tamang pag-aalaga ay maaaring maging isang malaking papel upang ang aso ay maging mapagmahal at tapat na kasama. Hanggang dito na lang muna, nawa ay nagkaroon kayo ng karagdagang kaalaman sa video na ito. Kung mayroon kayong komento, maaari nyo lamang itong i-comment sa ibaba. At huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe at i-click na rin ang bell button para update ka sa ating mga susunod na video.